Hi guys! Welcome back to my channel, Weng and Ayosh Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Namiss ko kayong lahat guys. Medyo matagal-tagal tayong namahinga kasi nga, na-stress ako guys kasi yung hindi ko pa siya talaga malipat-lipat dito sa Pilipinas yung aking yung location ng aking YouTube channel. So currently, pag may konting inikita ako, sa Nepal yun pumapasok. Pero okay lang din naman, kaso kailangan ko pang mangisturbo kung kani-kanino para makuha ako lang yung konting sinasahod ko sa YouTube. Kasi nga, di ba, wala namang remittance ng wala namang outgoing fund ang Nepal. So, mangisturbo ako ng mga ibang mga Filipina doon para isend. So, syempre, mabawasan na. So, bawas na nga siya ng 10%. Bawasan pa sa bangko ng 5%. Bawasan pa ulit ng pa-remit ko. So, konting-konti na lang yung nakakarating dito sa Pilipinas. Kaya medyo na ako, ay, bakit ganun? Pero anyway, ganun pa man. At least, kahit pa paano, meron pa rin. So, balik tayo sa vlogging. Napahinga tayo kasi itong nakaraan, itong vlog na to, itong pinaglalaro ko si Ayosh, medyo pambawi ko to sa kanya kasi nga, nagkasakit siya ng mga ilang araw nung nakaraang linggo. Nagka-tonsillitis tong bata. 'Di ba nauso din yung parang yung ubo na ano bang tawag nun na nag-lockdown ngayong sa Iloilo siguro ba yun na yung ubo daw ng bata ganyan-ganyan na nakakahawa. Medyo nagpanik ako ng konti but you know, syempre akin na lang yung panic ko na yun. But I pray na Lord sana lang. Pero tonsillitis lang talaga yun. Gawa ng syempre bata. Matakaw man to sa ice cream si Ayush. So after ng church, may ice cream, dirty ice cream na nakaabang dun sa labas ng simbahan. Sige, sakain ng ice cream. Tapos nakalimutan niya tang uminom ng tubig. Kasi ako, naglakad lang ako that time. Tapos nagmotor sa pauwi. Sobrang init talaga. Alam mo yun, alas 12, alas 11 ngayon, sobrang init. Alam, init na nga sobra ng alas 8 eh. Na yun, yun. Hindi makakain. Dinextrose yung namin si Ayush kasi hindi siya makakain. Talagang hindi siya makakabuka ng kanyang bibig sa sobrang sakit na pala ng tonsil niya. Tapos mabuti na lang itong pinsan ko kasi mahal na araw yun. Wala siyang pasok. So, siya na lang mismong naglagay ng dextrose ni Ayush. Doon na lang din stay sa bahay ng lolo ko. Tapos, ayun nga, hindi talaga kahit tubig, ayaw niya. Sobrang nakadepende na lang siya sa dextrose. Mabuti na lang, nakahanap ako ng gamot niya dito sa Dumaguete. Hindi kasi available dun sa province namin. Yung Deflam na yung pang spray ng throat ng So, na-sprayhan lang siya ng isang beses noon. Magaling na siya guys. Super effective talaga. Sobrang effective ng gamot. So, nakakain na siya ng pakunti-kunti. Tapos hanggang sa ilang araw lang, magaling na siya. So, yun. Thank you so much pala sa I'll take this opportunity nga na magpasalamat kina mama sa mga sa pinsan ko, sa tita ko na nag-alaga sa kay Ayush nung mga time na nagkasakit siya. Ngayon, isinama ko siya dito guys kasi malungkot man yan siya. Medyo namayat si Ayush ng mga ilang araw niyang hindi kumain talaga. Mabilis pumayat tong batang to. Pero at least maliksi siya. Ayan. Super saya naman niya kasi ayan nakapaglaro. Kasi nagkataon din ito kasi na from nag-shift ako ng Saturday to Sunday na off. Tapos pinag Tuesday, Wednesday na ako. So, pa Monday, sinama ko siya. Tapos uwi lang din kami ng pagka-Tuesday. Trabaho lang ko na isang gabi. So, iniwan ko siya dun sa sa kapatid kong lalaki ng boarding house. Tapos kinabukasan, uwi lang din kami dalawa ng mabinay. Enjoy din naman siya kahit siya lang mag-isang naglalaro. Sinamahan na lang din namin sa loob para Well, anyway, yun yung kwento natin about doon. About update naman sa yung mga nilalakad naming papel. Unfortunately guys, denied yung mga may tatlo akong option na pinagpipilian. Medyo denied talaga yung mga tatlong option yung non-immigrant visa, tapos yung reacquisition. Kasi may mga hinahanap silang documents na hindi ko mai-provide.
So, yun yung dahilan kaya nag-fail kami. So, okay lang. Ganun talaga. Hindi talaga kailangang success naman lahat ng mga bagay. But I believe, if God is with us, who can be against us? So, in God's perfect time, maayos ding lahat. So, for the meantime, ganun na lang muna. Tsaga-tsaga na lang muna tayo sa kung ano yung meron. Mag-share lang ako soon pag na-success na yan kasi baka naman kasi there's evil eye kasi ayoko na mag-isisi sa mga ganun na ano. Pero yeah, siguro saka na lang pag nag-success itong plano ko, I will share it with you guys kasi part din naman kayo ng buhay namin ni Ayush. And ayun, wala pa akong video pala sa bagong ano. May bago na naman kaming inaalagaan ni Ayush ngayon na baboy. Dalawang piraso pa rin naman. So, hindi muna tayo magano ng marami kasi El Nino ngayon sa Pilipinas, guys. Sobrang nakakaawa na yung mga taniman. Talagang ngayon, bilihan na halos lahat ng bigas. Kami bumibili na rin kami ng bigas. Kaya within the budget muna tayo. Kaya dalawang pirasong baboy lang muna yung inaalagaan namin ni Ayush. Tapos within ano, kasi sabi ko kailangan nating mag-ipon kasi June papasok na si Ayush. Sa bagay, magkano pa lang din naman yung budget niya, pero ano kasi, alam mo, daily budget, ganyan. So, ano pa ba? Well, thank God pa rin naman kasi so far, nakasurvive naman tayo dito sa Pilipinas kahit kami-kami lang ni Ayush with the help ni Mama at saka ni Papa ko. Alam ko, kahit ano, tatanungin nyo pa rin naman kahit hindi ko sasabihin. Sa comments, sa tanong, kamusta na si Govinda? Si Govinda ay okay naman po siya. So, andun. Mukhang maayos naman yung, ano, buhay niya after na umuwi kami ni Ayush. Balita sa kanya, wala naman siya, hindi naman siya nagbabalita na sa amin. Na-enjoy na rin niya yung buhay niya na wala kami. So be it. At, may mga instances na, ano, tawag siya na ganito, ganyan, ganyan. But sometimes, guys, yung mga accusation ba, parang, ano kasi, mga silent confession. So, sige lang. So, kung saan man siya ngayon, dyan ka na lang. Anyway, ang importante, okay naman kami ni Ayush dito. Soon, magbablog na vlog ako ng marami. Ang kalaban ko lang kasi talaga dito, guys, itong internet. Nasa Dumaguete na ako, guys, pero masyadong ano ngayon, sabi nila, parang ito yatang piso wifi ang sinisisi nilang ano na nagpapabagal ng connection ng mga data. So, hi, guys. Yung damit ko, damit ng politiko, hindi ko kilala kung sino to, si Chikiting. Hindi ko kilala yan, si Chikiting. So, sobrang init ng panahon, guys. Tingnan nyo yung kakao namin. Sa Bisaya ba, naahat. Yung maliliit pa lang siya, hindi ko alam kung anong term yan sa Tagalog. Yung maliit ba, nadiretso na lang siya ng ano, hinog, nalaya na. Okay, basta, tingnan nyo, natuyot. Ayan, oh. Maliit pa lang yan siya, guys. Natuyot na diretso. Nahinog siya diretso ba? Hindi na lumaki. Ayan. Sa sobrang init. Ang dami pa man din. Bilang ito. Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 sa isang puno pa lang yan. Itong maliit na puno. How much more yung malaki? Sayang. Malakas pa man din kumain ng champurado si Ayush. Alam niyo kasi pag champurado, hindi na kailangan ng ulam, guys. Ang
Ayan. Ang ingay naman tong manok na to. Pangkain ng baboy. Tapos si Mother Earth. Si Mother Earth busy naglilinis ng manok. Yung star fruit namin, ang daming bunga. Hindi naman nakain sila ni Ayos. Uy, ano ba yan? Kain namin sa baboy. Ayan o. Nalala nyo yan. Kaya yan yung prutas na yan. Para pala siyang purga, sabi nila. Lumabas daw yung bitok ng baboy. Say good morning! Good morning! Aga kami mangunguha ng alusim-sim. Hindi ko alam, kilala nyo ba yung ganyan, guys? Yan. Oh. Grabe yan, na nabubuhay lalo yan kapag ano, tag-init. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog at konting maritesting for today, guys. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat. Salamat, salamat, salamat po sa inyo.